Hello Sir Mark. Magandang araw po sa inyo. Lalong-lalo na sa mga tagapakinig ng Sandatang Pinoy Horror Stories. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Ellen. Kasalukuyang naninirahan dito sa Balagdas, Bulacan. Ngunit hindi nangyari dito ang kwentong ibabahagi ko. Kundi nangyari ito sa lugar ng Mindanao. Na hindi ko na lang sasabihin pa ang eksaktong pangalan ng lugar na yon. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa kakaibang karanasan namin ng kapatid ko na kailanman ay hindi ko makakalimutan. Bata pa lamang kami ay maaga kaming naulila ng nakababata kong kapatid na si Esther. Kung kaya't sa loob ng mahabang panahon ay nasanay na kaming dalawa na lamang kaming namumuhay at nagdadamayan. Ganun pa man ay hindi namin kailanman naramdaman na may kulang sa amin dahil pinilit naming mamuhay ng masaya. Ipinangako namin sa isa't isa na hindi kami mag-iiwanan kahit ano pa ang mangyari at anumang problema ang dumating sa amin. Kahit nga noong nagkaroon na ako ng nobyo ay hindi pa rin nagbago ang turingan namin sa isa't isa. Kaya naman nang mabuntis ako ng nobyo ko, ay inaya ako nitong sumama sa kanya, patungo sa lugar na kinalakihan niya, at doon na manirahan. Kasakasama ko pa rin ang nakababata kong kapatid. Wala namang reklamo doon ang asawa ko, sa kadahilan ng alam niya kung ano ang sitwasyon naming magkapatid. Bago pa man kasi siya pumasok sa buhay ko ay ipinaalam ko na sa kanya ang tungkulin at obligasyon ko sa kapatid kong si Esther. Isa pa ay may kalayuan ng probinsyang titirahan namin noon at ayoko namang lumipat ng probinsya na hindi kasama ang kapatid ko. Dahil hindi kami parehong sanay na malayo sa isa't isa. Dalawa na nga lang din kami sa buhay ay iiwan ko pa ba siya? Siyempre, hindi ko magagawa yon. Kaya naman laking pasasalamat ko kay Arman nang siya mismo ang nagsabi na sa amin na tumira si Esther. Nang sa ganoon ay hindi kami magkahiwalay sa isa't isa at may kasama din ako sa bahay namin. Hindi man ako sinuwerte sa mga magulang, ay sinuwerte naman ako sa naging asawa ko at sa aking kapatid. Kaya nang sumapit ang araw ng pagbiyahe namin ng kapatid ko patungo sa probinsya ng asawa ko, ay maaga pa lang bumiyahe na kami noon. Nang sa ganoon ay maaga din kaming makarating. Nandito na tayo, saad ni Arman nang huminto ang sasakyang sinakyan namin sa tapat ng isang may katamtamang laki ng bahay. Gawa yun sa anahaw at mga kawayan. Ngunit masasabi kong matibay din naman ang pagkakagawa dahil sa malalaking pundasyon nito at makakapal na tabla ang sahig. Maya-maya lang ay may lumabas doon na isang babae na may katandaan na. Ngunit bakas pa rin ang mukha nito ang kagandahang taglay noong kabataan pa lamang niya. Mistisa kasi ito at may pagkakahawig ang kanyang mukha sa nobyo ko. Kung kaya't nagkaroon na agad ako ng ideya kung sino siya. Oh, nandito na pala kayo, iho. Halika, tuloy kayo. Nakangiting tugon nito sabay tingin sa akin mula ulo hanggang paa. Napahinto pa siya nang mapadapo ang tingin niya sa aking tiyan na medyo may kalakihan na. Dali-dali naman akong nagmano sa ginang. Maging ang kapatid ko ay ganoon din ang ginawa. Magsasalita na sana ako noon. Ngunit hindi ko na natuloy nang may isa pang magandang babae ang nagmamadaling lumabas mula sa kanilang bahay. Dumiretso agad ito kay Arman at humalik sa kanyang pisngi na ikinagulat naman ng asawa ko at agad siyang tinulak palayo. Anong ginagawa ng babaeng yan sa bahay natin, ma? Tila naiinis na tanong ni Arman. Si Mirasol ba?
ay dumaan lang siya dito. At napasarap lang ang kwentuhan namin dahil matagal-tagal na rin ang huling usap namin. Siguro inuong kayo pa. Napatingin ako sa babae dahil sa mga sinabing yun ng ina ni Arman. Kung ganoon, ibig sabihin ay dating kasintahan niya pala ang babaeng yun. Sa halip na sumagot ay hindi na lamang pinansin ni Arman ang tila nanunuyang tingin ng kanyang ina. At ang dating kasintahan na malagkitang pagkakatitig na iginawad sa kanya. Sa halip ay nilapitan niya ako at iginaya na papasok sa kanilang bahay. Nang sa ganoon ay makapagpahinga na raw kami mula sa mahabang biyahe. Ngunit bago kami tuluyang makapasok ay hindi nakaligtas mula sa aking paningin ang isang ngiti at pagtataray ng kanyang dating kasintahan. Habang sinusundan kami ng tingin papasok sa loob. Ganun pa man ay hindi ko na lamang din yun pinansin pa. Ate, pansin ko lang, parang ayaw yata sa iyo ng nanay ni Kuya Arman. Bulong sa akin ni Esther nang iwan na kami ng nobyo ko sa aming kwarto upang bigyan ng oras na makapagpahinga. Oo nga eh, pansin ko rin yun. Parang mas pabor siya roon sa dating kasintahan niya. Halata naman kung gaano sila kalapit sa isa't isa. Sagot ko, sabay buntong hininga. Hindi katulad ko na maagang naulila, ay buo pa rin ang pamilya ni Arman. Subalit ang kanyang ina lamang ang naninirahan mag-isa sa bahay nila. Sa kadahilan ng nagsipagtrabaho sa ibang lugar at ibang bansa ang kanyang mga kapatid at ama. Ngunit ayon sa kanya, na kahit buo ang kanilang pamilya, ay ni isa sa mga ito ay wala siyang kalapit. May kanya-kanya umano kasi silang mundo at nais gawin sa buhay. Hindi tulad namin ng kapatid kong sanggang dikit talaga. Kinagabihan, sama-sama kaming naghapunan. Ngunit tahimik lamang kaming tatlo habang kumakain noon. Dahil nagsisermon ng kanyang ina. Kesyo bakit maaga daw siyang nambuntis ng babae? Eh wala pa naman daw siyang maayos at permanenteng trabaho. Ayos lang naman daw sana yun sa kanya. Kung kahit isa sa amin ay may magandang trabaho. Tulad ng dati niyang kasintahang si Mirasol, na may maayos at magandang trabaho sa syudad. Hindi ko nga alam kung bakit kailangan niya pang isali sa usapan ng dating nobya nito. Kahit halata namang naiinis lang doon ang anak niya. Sa inis ko ay hindi ko na lamang tinapos noon ang pagkain. Halata naman kasing ayaw niya sa akin. Kaya ako na lang ang lumayo. Dahil ayaw kong ako pa ang maging dahilan upang magtalo at magkasira ang mag-ina sa harap pa mismo ng hapagkainan. Pinili ko na lamang na magkulong ng gabing yon sa kwarto at itulog na lang ang mga hindi kaaya-ayang naririnig ko. Hindi pala nasabi ni Arman sa kanyang ina na maayos at maganda ang trabaho namin ng kapatid ko sa lugar na pinagmulan namin. Nasa linya na ng agrikultura ang trabaho ng kapatid ko, kung saan malaking sakahan ang pinamamahalaan niya. Habang ako naman ay nagtuturo sa sekundarya, hindi man sa pagbubuhat ng bangko, ay pag ganun ang trabaho sa probinsya, ay nakakaangat ka na sa buhay. Kinabukasan, ay maaga akong nagising. Dumiretso ako sa kusina, upang sana ay ako na lamang ang magluto ng agahan. Ngunit nakita kong wala ng stocks ng mga pagkain, kaya napagpasyahan kong magtungo sa palengke. Sakto naman na gising na si Esther nang pumasok ako sa kwarto upang magbihis. Kaya nagpasama na ako sa kanya. Hindi rin naman kami naligaw kahit baguhan kami sa lugar, dahil nadaanan din namin ang palengke noong papunta pa lamang kami dito. Kung kaya't natandaan na namin kung paano ang pagpunta doon.
malaki-laki naman ang naitabi namin ng kapatid ko. Kaya doon na kami bumawas. Papauwi na sana kami noon sa bahay nang may mabangga akong isang babae. At hindi ko akalaing sa lahat ng pwede kong mabangga ay yun pa talagang dating kasintahan ng nobyo ko ang taong nakabangga ko. Oh, kayo pala yan. Ang aga nyo naman yatang mamalengke. Sambit niya, na hindi mo malaman kung natatawa o nang iinis lang. Sayang, gusto ko pa naman sanang makausap tungkol kay Arman. Kaso nagmamadali ako. Sa susunod na lang siguro. Una na ako ha. Ingat ka, Helen. Ingatan mo ang baby nyo. Nakangising wika niya at dinampian pa ng kamay ang tiyan ko bago tuluyang umalis. Sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam ako bigla ng pangamba dahil sa mga pinakita niya. Naramdaman ko rin ang biglang pagkirot ng tiyan ko at ang paggalaw ng bata na nasa loob ko. Ate, ayos ka lang? Tanong ni Esther. Marahil ay napansin niya ang bigla ang pagbabago ng aura ko dahil kay Mirasol. Nginitian ko na lamang siya bilang tugon at nagpatuloy na kami muli sa paglalakad pa uwi. Kinagabihan ay maaga akong nagpahinga dahil sa nakaramdam ako ng labis na pagod. Dala na rin ng pagdadalang tao ko. Ngunit sa kalagitnaan ng mahimbing na pagtulog namin ay nagising akong bigla nang makaramdam ako ng mamasamasang bagay na tumutulo mula sa bubong ng bahay. Noong una ay akala ko umuulan lang. Ngunit nang pinakiramdaman ko ang paligid kung umuulan ba talaga ay wala naman akong naririnig na mga patak ng ulan. Kaya kinapa ko ang aking damit at inamoy-amoy kung ano ang bagay na tumulo doon. Medyo malagkit ito at may konting amoy din. Nandiri pa ako nang umalingasaw ang amoy nitong napakabaho at parang amoy panis na laway. Laway ba to? Takang tanong ko sa aking sarili. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng tunog na tila ba may kung anong humakbang sa bubungan. Dahan-dahan akong napatingin sa bubong at laking gulat ko nang makitang may butas na yon. Ilang sandali pa ay laking gulat at hintakot ko nang may dumungaw mula doon na isang nilalang na may mapupulang mga mata. Mabalahibo ang mukha nito at nagtatalasa ng mahahabang pangil. Pilit nitong nilalakihan ang butas sa bubungan na halos magkasya na ang kamay ng nilalang na yon. Hindi na ako magandamayaw sa pagsigaw at tili dahil sa takot at kabang nararamdaman ko. Tiyak kong aswang ang nilalang na nasa bubungan ng bahay. Hindi nga ako nagkamali. Ang bagay na mamasamasa sa damit ko ay malagkit at mabahong tumutulo kanina ay isang laway. Hindi lamang basta ordinaryong laway. Bagkus ay laway ng isang aswang. Dahil sa pagsigaw ko ay nabulabog talaga ang buong bahay. Patakbong nagtungo si Arman at ang kanyang ina sa aming kwarto upang malaman kung anong nangyari at bakit ako nagsisisigaw. Maging ang kapatid kong si Esther ay nagising na rin dahil sa aking nagawang ingay. Gaya ko ay nagulat din sila at natakot nang makita ang nilalang na nasa itaas ng aming bubungan. Kaya naman mabilis na kumuha ng patalim si Arman upang ipanlaban sa aswang sakali man na umatake ito. Ngunit hindi natinag ang nilalang doon at sa halip ay dire-diretso siyang lumundag pababa ng bubong hanggang sa namalayan ko na lang na nasa harapan na namin siya. Napatitig ito sa aking tiyan na tila takam na takam sa batang dinadala ko at hindi na makapaghintay na ito ay kanyang matikman.
Wala pa ring humpay sa pagtulo ang malalapot nitong laway. Bago pa man siya tuluyang makalapit sa akin, ay sinubukan ng pagtatagain ni Arma ng nilalang na yon. Pero napakaliksi ng nilalang at mabilis nitong naiilaga ng bawat pagtagang ginagawa ni Arman. Sa katunayan, si Arman pa ang natumba nang pahampas na atakihin siya ng aswang gamit ang mahahaba at matatalas na mga kuko. Mas nadagdagan na naman ang takot ko dahil doon. Wala akong ibang nagawa noon kung hindi ang umatras na lamang ng umatras upang hindi niya ako malapitan. Pilit kong niyayakap ang kapatid ko para maitago siya at hindi siya magalaw ng aswang na yon. Ngunit kahit anong gawin ko ay nakikipaglaban ang kapatid ko sa akin para siya ang humarap sa nilalang na yon. Hanggang sa tuluyan na nga akong napunta sa likuran niya. Nang sumugod ang aswang ay laking gulat ko nang dambahin siya ng kapatid ko. Nakipagbuno si Esther sa aswang at nagpagulong-gulong sila sa sahig. Bawat pagtangkang atake ng nilalang sa akin ay sinasalag ito ni Esther. Napapakapit na lamang ako sa tuwing nakikita kong nakakalmot ng aswang ang aking kapatid. Ilang sandali pa ay nakita kong bumalik ang ina ni Arman na may mga dalang gamit na pakiwari ko'y mga panlaban sa aswang. Sinabuyan nila ito ng asin at pinaghampas ng buntot ng pagi na naging dahilan upang masaktan at manghina ang nilalang na yon. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig kasabay ng pagsigaw dahil sa sakit na nararamdaman. Nagpupumilit pa itong umakyat sa bubungan nang sa gayon ay makalabas siya roon sa butas na ginawa niya. Ngunit naging maagap si Arman at hindi niya ito hinayaang makatakas. Ang kaninang napakabangis na nilalang ay pabagsak itong sumalampak sa sahig. Kasabay nun ay ang dahan-dahan nitong pagpapalit-palit ng kanyang anyo na nagiging tao at nagiging aswang na mas ikinagulat naming lahat. Ang aswang pala na umatake sa amin ay walang iba kung hindi ang dating nobya ng kasintahan kong si Arman na si Mirasol. Kaya pala ganoon na lamang ang kabang naramdaman ko sa kanyang mga sinabi at inakto ng magkasalubong kami noong umaga sa palengke. Sadyang may binabalak pala talaga siyang masama sa amin ng anak ko. Mabuti na lamang at hindi siya doon nagtagumpay. Dipuga kang babae ka! Aswang ka pala! Bulalas ng ina ni Arman, sabay-saboy dito ng asin. Umangil pa ito ng malakas, dahilan para mapaatras ang ina ni Arman. Kasunod nun ay ang bigla nitong paggapang ng mabilis papalabas sa pintuan ng silid na kinaroroonan namin. Hinahabol pa ito ng isang hampas ng buntot pagi ni Arman, dahilan para mapahiyaw ito muli. Dahil sa mabilis na pagkilos ng aswang, ay hinahabol pa ito ni Arman nang makalabas ito ng bahay. Ngunit mabilis daw itong naglaho sa karimlan at hindi na niya hinabol pa dahil sa takot na baka umatake ito muli o baka ay may kasama pa itong iba at balikan ako. Hindi kami nakatulog ng gabing yun, kakaisip sa nangyari. Hindi rin inaakala ng ina ni Arman na aswang pala ang dating kasintahan ng anak niya. Inamin pa niyang aminado siyang boto siya sa dalaga. Ngunit dahil sa nangyari, ay galit na siya rito dahil sa pagiging mapagbalat kayo nito. Humilab ang aking tiyan matapos ang mga pangyayaring yon. Nanakit ito buong gabi, kung kaya't dinala ako sa pinakamalapit na ospital. Sa kabutihang palad naman ay ayos lang naman ang sanggol. Marahil ay dala lang sa matinding takot at pagkabigla ko, kaya bigla na lang sumakit nung mga panahong yon.
ipinagamot na rin namin ang mga sugat na natamo ng kapatid ko dahil sa pakikipagbuno niya sa aswang. Malaking pasasalamat ko talaga sa kanya at hindi ko akalain na kaya niyang itaya ang buhay niya para sa amin ng magiging anak ko. Ano ka ba, ate? Ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Kaya handa akong ibuwis ito para sa ikaliligtas mo. Lalo na sa pamangkin ko. Sambit pa nito. Ikaw talaga, kahit kailan ang ano mo. Naluluhang wika ko at napapangiti na lamang sa kanya. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin po makalimutan ang pangyayari ng gabing yon. Buong akala ko ay mawawalan na kami ni Arman ng anak dahil sa nilalang na yon. Mabuti na lamang at tinulungan ako ng ina ni Arman at lalong lalo na ng kapatid ko. Nalubos kong ipinagpapasalamat. Dahil kung hindi dahil sa kanila, marahil ay nagawa ng nilalang na yon ang masamang binabalak niya sa amin ng aking anak. Dito ko na lamang po tatapusin ang kwentong ito, mga kasandata. Maraming salamat sa oras na inyong iginugol upang mabigyan din ng pansin na mailahad ang aking sariling kwento. Maraming salamat po sa inyo.